Sa loob ng isang linggo, halos pumapalo ng higit sa 3,000 mga panibagong kaso ng COVID-19 ang naitatala ng Department of Health kada araw. Halos triple ito sa ekspektasyon ng Octa Research Group sa nagdaang linggo sa Metro Manila. Ang surge o ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa nakaraang linggo ay mas malala pa umano kumpara sa surge ng COVID-19 cases noong nakaraang taon. Lalo pang nababahala ngayon ang grupo ng Octa Research dahil sa posible umanong sumipa pa mula 5,000 hanggang 6,000 ng mga nagpopositibo sa sakit bago matapos ang buwan ng Marso. Dagdag pa rito ang patuloy din na pagtaas ng mga kaso ng mas nakakahawang UK variant ng COVID-19 o ang B117 at ang South Africa variant na B11351. Kung ang World Health Organization naman ang tatanungin, ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, particular na sa NCR, hindi pa umano ito matuturing the second wave ng virus. At ito ay spike pa lamang ng pandemya kahit pa may mga naitala ng community level of transmission ng virus sa iba pang rehiyon. Ayon naman kay Vice President Lenny Robredo, bagamat mayroon ng bakuna kontra COVID-19, hindi dapat makampante. At dahil hindi pa raw malawakan ang pag-rollout ng bakuna sa bansa, hindi rin daw dapat mag-relax sa mga ipinapatupad ng mga health safety protocols. Maging ang palasyo ng Malacanang ay nababahala na rin sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Aminado rin si Presidential Spokesman Harry Roque na hindi natutugunan ng maayos ang contact tracing sa mga tinatamaan ng sakit sa bansa. We'll have to admit, ito yung pinakamahina natin sa response sa COVID-19 ngayon, yung ating tracing. Sabi mismo ni Mayor Magalong, hindi sapat yung sinasubject natin to contact tracing na pagdating sa mga nagkaroon ng close contact. No? Dapat talaga 30 plus. No? At malayo pa talaga yung mga numero na na-trace natin, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. So it's really an area na dapat talagang tutupan. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang vaccination program ng pamahalaan, ngunit nananawagan pa rin ang Pangulo sa taong bayan na mainam pa rin maging depensa laban sa virus ang pagsunod sa mga health safety protocols na sanggampanin ng bawat isa at upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa bansa. Para sa Eurotv News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.